Matapos ang dalawang linggong Enhanced Community Quarantino ECQ, sasailalim naman ngayon sa Modified ECQ o MECQ ang NCR Plus o ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal hanggang April 30 na po yan. For the record, mga ka-stand for truth, ano nga ba ang kaibahan ng dalawang yan? Anong pwede at hindi pwedeng gawin sa MECQ? All establishments na hindi po pinayaga mag-operate under ECQ shall be allowed to operate at 50% on-site capacity while encouraging work from home and other flexible arrangements where applicable. Now, sa curfew po, nag-usap-usap po ang Metro Manila mayors at binago na po ang curfew sa Metro Manila. Ito po ngayon ay 8 p.m. to 5 a.m. Kung sa NCR, 8 p.m. hanggang 5 a.m. ang curfew, sa Laguna at Rizal, 8 p.m. to 5 a.m. rin ito. 8 p.m. to 4:30 a.m. naman sa Cavite at 8 to 5 din sa Bulacan. Gaya ng ECQ, limited pa rin ang galaw sa ilalim ng MECQ at ang mga APOR o authorized person outside the residence ang pwede lamang lumabas. Ang ibig sabihin, mga KSFT, ang general rule natin, bawal pa rin lumabas kung iniisip mo na lumabas. Ikaw ba ay lalabas para sa essential na gawain o kailangan magtrabaho o APOR ka? Kung hindi, stay at home. Sa ECQ, 18 to 65 years old na APOR lamang ang pwedeng lumabas. Pareho pa rin yan sa MECQ, pero sa MECQ pwedeng payagan ang mga 15 years old, depende sa LGU. May public transportation sa MECQ katulad ng ECQ, may flights at biyahe ng mga barko, pero limitado yan para sa mga APOR pa rin. Gusto pa rin kasi ng pamahalaan na makapagtrabaho ang mga tao kahit hinihigpitan ang ating quarantine classification. Ito yung mga APOR. Kung noong ECQ prohibited ang mga religious gatherings, ngayong MECQ allowed na ang 10 to 30% capacity, depende rin sa ipatutupad ng LGU. Pwede na ulit ang outdoor dining sa mga restaurant. Yung indoor dining, bawal pa rin po, bagamat allowed na ang alfresco or outdoor at saka syempre hindi naman po natigil ang take-out at saka deliveries. Sa ECQ, allowed lamang individual outdoor exercise mula 6 a.m. hanggang 9 a.m. Pero sa MECQ, pwede na yan buong araw pero sa loob lamang ng barangay, subdivision o village. Tulad ng ECQ, bawal pa rin sa MECQ ang entertainment venues gaya ng bars, club at sinihan. Bawal din ang recreational venues gaya ng internet cafes at arcades. Hindi pa rin allowed sa MECQ ang amusement park o theme parks, outdoor sports courts, fitness studios, gyms at spa. Bawal pa rin ang casino, horse racing, cockfighting at betting shops. Hindi pa rin bukas sa mga library, galleries at museum. Ang iba pang industriyang hindi binanggit allowed ng hanggang 50% on-site capacity. Lahat ng essential industry gaya ng healthcare, manufacturer ng gamot, agriculture, logistics at priority construction projects ay pwede ng full on-site capacity sa ilalim ng MECQ. Kung kayang tatanungin ng KSFT, malinaw ba ang kaibahan ng ECQ at MECQ? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-stand for truth.